Good day mga kasikat, welcome back to my channel. So pasensya na talaga, no? Minsan-minsan na lang tayo mag-upload dito sa ating Sikadan Vlog na YouTube channel. So ngayon may isi-share lamang ako sa inyo mga kasikat, no? So nung nakaraang taon, no? Nung December lang naman ito, so 2022 na kasi. So umorder ako sa Shopee ng hydraulic brake na yung patak is kung makikita nyo, ito siya, no? X-Spark. So ngayon yung preno na ito is panghuli ito. So okay naman yung panghuli natin. So yung problema dito is yung in-order natin na hydraulic na ito, yung kanyang partner na pangharap. So kung makikita nyo is mechanical pa rin, no? Kasi nga yung in-order ko is may factory defect yung ating pang front na brake sana. So sayang talaga yung pera natin kasi factory defect yung nabili natin sa Shopee. So hindi ito kasalanan talaga ng courier. Nasa ano talaga ito, nasa seller talaga ito. Hindi nila na-check ng maayos yung ating in-order na hydraulic brake. So ipapakita ko sa inyo yung isang hydraulic brake na ito, yung pang front niya. So ito siya, no? Kung makikita nyo, yung problema nito nung dumating sa akin is nagsisitagasan na talaga yung kanyang mineral oil dito, yung sa loob, yung nilagay nilang oil. So yung diferensya dito, so ito yung kanyang brake pads. So yung diferensya niya dito is yung kanyang o-ring, no? Yung kanyang o-ring sa piston. So kung makikita nyo, yan yung piston. So natanggal ko na siya mga kasikad. So kung makikita nyo, ito yung o-ring. So kung may napansin kayo dyan mga kasikad, no? So tingnan nyo ng maigi kung ano yung diferensya ng o-ring nito. Kung bakit tumatagas yung kanyang oil. So ayan siya. So kung makikita nyo, tama yung ano nyo, yung hula ninyo, yung nakita ninyo. Kung makikita nyo, may pigtas yung kanyang o-ring dito, yung kanyang oil seal. So ayan. So yan yung dahilan kung bakit na tumatagas yung kanyang oil. So nung tinanong ko yung seller dito, sabi nila, papadalhan nila ako ng ganitong o-ring. So hindi ko lang alam kung totoo yun. So nasayang lang talaga yung pera natin. So 1,700 yung nagastos ko dito. 1,600 plus ito, no? Malapit na, pang ilang peso na lang bago mag 1,700. So ito na lang, no? Yung ating advice na lamang, mag-ingat na lamang kayo sa pagbili ng mga hydraulic brakes sa online. Pero okay naman sana yung mga ano nito. Yung kanyang review, nakita ko mga okay talagang ako lang talaga yung minalas sa pagbili ng ganitong hydraulic brake nila. So binigay talaga nila sa akin yung ano, yung may pigtas. So makikita nyo yan, yung ulitin natin, no? Yung kanyang tatak is X-Spark. So ayan. So yung kanyang brake sa likod, okay na okay naman, wala namang problema. Yung pang front lamang talaga na preno yung naka-diferensya. So makikita nyo, hindi ko pa ito nalinisan. Puro oil pa yan. Tumagas yung mga oil niya. So sa pagbili ko na ito, may kasama na yung rotor, no? So yan. So, makikita nyo yung kanyang rotor. So yan, okay yan. Harap at saka huli yan. So yung ating mechanical na pang-una lamang yung ano. So sayang lamang, no? Kasi akala ko magiging hydraulic na talaga yung ating brake na ito. So yung binilhan ko ng fork na ito, sa same seller ko rin yan binili. So yung fork natin na ito is okay na okay sana. Kaso lang, yung pumalya sila dito sa pinadala nilang hydraulic brake sa akin. So ngayon, binigyan ko sila ng 1-star lamang dahil sa hindi maganda yung servisyo nila na binigay sa atin. So sayang lang talaga yung pera natin. So kung hindi ito maayos, yung ating hydraulic brake na ito. So bibili na lamang ako ng isa pang hydraulic. So sana makahanap ako ng ano, no? Yung pangharap lamang na hydraulic brake para at least kahit na hindi na silang same brand, ang importante is puro hydraulic yung aking preno dito. So ngayon pala dito sa kanyang piston sa loob, may nilagay na ako dyan na o-ring yun. So nabili ko siya sa motor shop. So yung o-ring na yun is hindi siya eksakto, hindi siya fit dito. So temporary lang yun. So hindi ko lang alam kung gumagana yon, pero hindi yun advisable talaga. Kasi hindi siya same size sa ganito. Maliit yung, konti lang naman yung diferensya niya dito sa o-ring na ano natin.
So, yan lamang yung update natin mga kasikad, no? So, sayang lamang, hydraulic brake na sana yung ating preno, naka, ano pa, pumalya pa tayo sa pagbili sa Shopee. So, akala ko is okay na okay. Kasi nga, yung fork na pinadala nila sa akin dati is okay naman. Kaya doon ako bumili. Ngayon, pinadalhan nila ako ng defective. So, alam ng seller ito na, ano, na hindi talaga gumagana ito. Pinadala lang talaga sa akin. Akala nila kasi malayo talaga yung Iloilo. Kaya pinadalhan nila ako ng ano ng sira. So yan, nireklamo ko na lang. Ewan ko kung papadalhan nila ako ng o-ring na ito. At sana nga, padalhan nila ako. Kung hindi, edi bili na lang tayo. Wala tayong magawa. So, kung hindi nila ako papadalhan, so wala na akong tiwala sa seller na yon. Sa mga kasikad, hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag yung kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga kasikad.